What's up mga kabakyard? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa araw na ito mga kabakyard, nais ko lang i-update sa inyo ang aking apat na prelback hago, incomplete hago, at saka yung hagurumo ko mga kabakyard na bagong harvest na inilagay ko sila sa nursery cage. So ngayon mga kabakyard, malakas na sila at saka kaya na nilang makipagsabayan sa plant cage ko, kaya itra-transfer ko na sila doon. At saka kukuha din ako mga kabakyard ng mga pagkain na maganda sa ating mga alagang ibon. At marami silang makukuhang vitamins dito sa kukunin kong pagkain. So tapusin nyo ang video na ito mga kabakyard hanggang dulo para malaman nyo kung ano yung mga tipid na pagkain na pwede kong maibigay sa aking mga alagang ibon na hindi na kayo kailangan gumastos pa ng malaking pera. So huwag natin patagalin mga kabakyard, start na tayo. So bago tayo mag-start sa topic natin mga kabakyard, nais ko munang i-update sa inyo ang mga na-sold out ko na ibon dito sa aking munting backyard. So meron ako na-sold out na isang pair ng parakeet budgerigar, dalawang handpeed ng English budgie, at saka isang handpeed na cockatiel. So request po ito ni Ma'am Lorraine na customer natin na nag-avail sa aking mga alaga. Salamat po sa order ma'am, sana matrain mo ng maayos ang handpeed mo na order sa akin. So God bless po ma'am. So ito po yung ilalagay ko ngayon mga kabakyard sa aking plant cage dahil malakas na po sila at medyo matagal na sila doon sa aking nursery cage. So mayroon ako dito ng hagurumo, incomplete hago, prelback hago, rainbow material para cage, at saka haguline na hagurumo mga kabakyard. So ilalagay ko na sila ngayon sa aking plant cage. So ayan, nag-start na pala akong maglagay sa kanila. So pasok na pasok para ma-welcome kayo sa bago nyong kulungan. Matagal pa itong isa na pumasok mga kabakyard oh. So disclaimer lang mga kabakyard, ang babahagi ko sa inyong idea ngayon is patungkol lang sa aking experience dito sa aking mga ibon sa bahay. Nung hindi pa ako gumagamit ng mga vitamins dahil medyo kinakapos ako sa budget. Tsaka ito yung ginagamit ko para makaproduce sila ng mga painakay sa akin at makabigay sila ng maraming fertility na mga itlog sa akin. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga kabakyard is ang mga gulay na maganda at maraming vitamins na makukuha ng ating mga alagang ibon. So, unang-una ito pong alubati. Maganda po ito sa ating mga alagang ibon dahil marami po sila mga vitamins na makukuha rito. At saka pag once namigay kayo ng mga alubati mga kabakyard, dapat yung dahon lang. Huwag niyong isama yung tangkay niya dahil masama po yon sa ating mga ibon. At saka itong talbos din ang kamuti mga kabakyard. So dahon lang din ang kunin nyo. Ito yung isama nyo sa pagbibigay sa inyong mga alagang ibon. So maganda din ito mga kabakyard dahil maraming makukuhang mga bitamina ang ating mga alagang ibon dito. So ito po, ganito pala kalawak mga kabakyard ang pinagkukunan ko ng kangkong dito sa aking area. So ang kukunin natin sa kangkong mga kabakyard is kukuha lang tayo ng mga dahon. So huwag niyong isama ang tangkay ng kangkong mga kabakyard dahil maaari po magkasakit ang ating mga alagang ibon pag once isinama niyo yan dahil masyado pong matubig ang tangkay ng kangkong o yung katawan ng kangkong mga kabakyard. So ang kinukuha ko po dito is yung dahon lang po ng kangkong. So ito po yung binibigay ko sa aking mga alagang ibon para madali nilang makain at saka iwas din sa sakit mga kabakyard. So ito pala yung ibinibigay ko sa aking mga alagang ibon mga kabakyard nung hindi pa ako gumagamit ng vitamins. So sinamahan ko din ng mais mga kabakyard. At saka bigay din ako ng kamuti and then kangkong, alubati. So ayan, nabigyan ko na pala yung nasa plant cage ko mga kabakyard. So ito po yung bago natin inilagay na complete hagurumo, prelback hagurumo, haguline, at saka yung rainbow material natin na parakeet. So ayan, kumakain na po sila mga kabakyard sa loob ng aking plant cage. So kitang-kita nyo naman, nasasarapan talaga yung mga alaga kong ibon kaya binibigay ko sa kanilang mga dahon o yung mga gulay mga kabakyard. So bago nga pala kayo mga kabakyard maglagay ng gulay sa inyong mga alagang ibon, so dapat hugasan nyo muna yung mga gulay para ma-prevent natin yung mga insekto and then malinisan natin ng maayos para may makaiwas yun ng ating mga alagang ibon mga kabakyard sa mga sakit na dulot ng dahon na ibinibigay nyo sa kanila na hindi malinis. So ayan,
takam na takam po sila sa pagkain ng mga gulay na ibinibigay ko ngayon sa kanila. So ayan ang isa, lumabas pa mga backyard ang isa. Actually mga backyard, itong complete hago ko na parakitis, mabait naman talaga siya. Pinalabas-labas ko ito kapag nandun ako sa aking loob ng ibunan. Pero hindi ako nag-kumpiyansa ngayon mga backyard dahil nasa labas yung flying cage ko, baka mag-flyby itong aking alagang complete hagoromo. Matagal pa naman ako nagantay dito mga kabakyard na makapagpalabas ako ng complete hago sa aking project na back-to-back prailback hagoromo. So ito namang parisa na itong mga kabakyard, itong bayo prailback hago ko at saka spangel. So malapit na po sila mag-itlog dahil yung hen is palagi nang pumapasok sa loob. So ayan, kumakain na po yung mga alaga kong ibon dito sa loob ng aking ibonan mga kabakyard. So itong ibon na to mga kabakyard, ito po yung anak ng nakawala kong prailback hago na 5. So dalawa po sila, kaso yung isang handpeed ko is binigay ko po sa aking customer. Kaya isa na lang yung itinira ko sa kanya. So yun po yung plan ko mga kabakyard, na magpa-project ako ng quality na size and then maganda na color ng badgerigar. So kumakain na din yung African Labrador ko and then itong English Budgie ko na TCB. So malapit na din ito mag-itlog ang parisa na ito mga kabakyard dahil pumapasok na po ang hen sa loob ng nest box. And then itong parisa naman na ito, mayroon silang tatlong painakay ngayon, so medyo malaki na. And then itong albino ko na top crest at saka itong double crested ko na yellow, mayroon na po silang 5 itlog ngayon. So dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Sana may natutunan guys sa topic natin for today. Kung wala kayong pambili ng vitamins sa inyong mga alagang ibon, so pwede nyo itong gayahin mga kabakyard para makatipid kayo at saka mabigyan nyo ng mga masustansyang gulay ang inyong mga alagang ibon, na makapagbigay pa din sila sa inyo ng maraming itlog, good fertility eggs at saka malulusog na mga painakay. So don't forget to like, share and subscribe mga kabakyard para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong video patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Mag-ingat po tayo.